Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Napanatili ng bagyong Hana ang lakas nito habang kumikilos sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 115 kilometers per hour. Tinatahak nito ang kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Super Typhoon Goring, patuloy nitong pinalalakas ang umiiral na habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern, Central at maging sa Southern Luzon at Visayas. Dagdag pa riyan ang bagyong Hana at isa pang bagyo na binabantayan ng pag-asa na nasa labas ng PAR na may international name na Kirogi. Base naman sa forecast track ng pag-asa, mananatiling malayo sa Philippine landmass o kalupaan ang bagyong Hana at kung hindi magbabago ang galaw nito ay posibleng lumabas ng PAR Biyernes ng hapon o gabi. Kinumpirma ng Korte Suprema na empleyado nila ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Sa isang statement, nakasaad na si Gonzalez ay co-terminus employee sa tanggapan ni Associate Justice Ricardo Rosario. Gayunman, sinibak na sa pwesto si Gonzalez mula pa noong August 27 matapos madiskubre ang road rage incident na kinasasangkutan nito sa isang kalsada sa Quezon City. Binigyang diin ang tanggapan ni Justice Rosario na hindi nito binabaliwala ang anumang karahasan at pang-aabuso. Nauna nang itinanggi ng Department of Justice o DOJ na empleyado ng kagawaran si Gonzalez. Si Gonzalez ay ipinagharap na ng kasong alarm and scandal ng Quezon City Police District o QCPD at pinatawa na rin ng Land Transportation Office o LTO ng 90-day preventive suspension ang lisensya nito. Sinuspindi na rin ng Philippine National Police ang lisensya at permit to carry ng 3 baril ng dating pulis. Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund ng kanyang tanggapan. Sa pagdinig ng kamera sa 2.3 billion pesos na proposed 2024 budget ng Office of the Vice President, inusisa ng ilang mga mambabatas ang confidential funds na nakapaloob dito. Iginiit naman ni VP Sara na walang irregularidad sa naturang pondo at handa naman anyang ipakita ang resibo ng pinagkagastusan nito. Pinansin naman ni Makabayan Block, ACT Teachers Representative Franz Castro, ang 125 million peso confidential funds noong 2022 na anya ay naubos lamang sa loob ng 19 days. Sa kabila ng pag-question sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente, mabilis itong inaprubahan ng komite kaya tumagal lamang ang pagdinig ng halos 15 minutos. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.